So, good day guys, no? Ito yung asola na pinapakain natin sa bangus natin. Ito yung libreng pagkain, no? Kaya pagka malakas, pagka umain yung bangus, tontuwa ako dahil nga libre lang to eh. So, yan guys, ganyan kadami yung pinapakain natin. So, mamaya, papakita ko sa inyo kapag binato ko na to doon sa flies daan. Pag nga nakita nyo to, parang feeds din yung pinakain nyo dahil yung mga bangus talagang pinupuntahan. Ayan guys, oh, makikita nyo halos lahat yung bangus. Wala naman kaming binulos na iba rito eh, bangus, ipon, alimango lang. Kaya yung mga isda na yan, kalimitan dyan talaga bangus. So guys, ito yung nga pala, may nahuli, nakita kami yung bangus kanina. Ganyan na yung kalaki. So may isang dangkal na rin siya. Siguro ano na to, 6-1 kilo. So ang target sana namin i-harvest 4 hanggang 3 isang kilo para maganda-gandang kilo yung mga harvest namin. Kasi ano to, 8,000 pieces. So kapag pinalad na 3 ang isang kilo, medyo ilang tonelada rin yun. Eh medyo maganda naman yung pagkakalaki ng bangus dahil ito 2 months pa lang to ngayon. 2 months siguro mahigit, 2 months in ilang days. Pero ang bilis niyan lumaki. Eh sa takaw niya kasi hindi ako maniwalang hindi yan lalaki dahil niya saan mapupunta yung kinakain niyan, 'di ba? Yan kaya pala may nahuli kaming bangus na yun, naibon niyan kanina. Nabakaw bengi. Yan guys, tignan pa natin yung ibang area. Ito pa guys, oh. Eh, hindi pa binubuhos nung kasama ko rito dahil nga hinihintay niyang magpapasok siya ng tubig bago niya ibuhos to. Kasi dito sa kabilang area, mabagal silang kumain. Dito sa impita na tinatawag namin, mabilis kumain. Ayun, ang ganda ng asola. Tik-tik na yan guys, kaya hindi na ganong kabigatan. Pero around 20-30 kilos pa rin yung isang sako. Dito yan ibabato mamaya. Mabagal kumain dito eh. Pero sa laki niya kasi, sa dami niya rin laman, kahit anong ibato namin dyan, minsan 6 na sako, nauubos niya eh, sa isang araw lang. Kaya iniisip ko magdagdag na magdagdag eh, kung kaya lang ng service ko. Kasi nga libre lang. Eh yun yung kagandahan pag marunong ka mag-produce ng asola. Magagamit mo siya sa lahat ng mga hayop sa farm mo. Ultimong pataba sa lupa. Ayan o guys. Ayan, sarap pa yung panood o. Oh. Nagkalat yan. Mamaya-maya lang yung asola na yan. Ubus na yan. Eh minsan hanggang hapon, hindi nila tinatantanan pag may tira. Kaya pipilitin ko mag-produce ng maraming-maraming asola. Titignan ko kung hanggang saan naabutin itong bangus na to. Kung hindi siya magkakaproblema kahit bugbugin ko ng pakain. Kasi sa feeds may problema eh. Dahil dun sa magko-contaminate. Ito naman, natural pagkain lang to kaya baka hindi. So yun lang guys, thank you for watching. Please subscribe to my channel kung nagustuhan niyo itong topic ko.